behind me is the famous White House mansion of former city mayor Jed Patrick Mabilo. It sits right beside the Iloilo Esplanade 2. This is the Iloilo Esplanade. Without a doubt, it has become one of the top 5 tourist destinations in Iloilo City. Every day, hundreds if not thousands of people come here to walk, to jog, or just to take a stroll and enjoy the scenery, the nice landscaping, and to breathe in fresh air. First Esplanade, where I am now, was built in 2012 using the PIDAP funds of Senator Franklin Rilon. The project cost was 70 million pesos. I smelled a rat, but the ombudsman dismissed my complaint without looking at my evidence. 2 years later, the opposite bank of the river was developed into the Esplanade 2. Phase 1 of the Esplanade 2, with a length of 700 linear meters, had a budget of 33.4 million pesos. Kinalungkat ko po ang transaksyon na ito at nakakuha ako ng mga dokumento galing sa DPWH, at doon po nakita ko na napakaraming mga violations ng Republic Act 9184 o yung Government Procurement Reform Act at ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Base sa mga dokumento na nakuha ko, naghain ako ng panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman. The Ombudsman referred the case to the Commission on Audit Fraud Audit Office. That was in 2014, after 5 long years. Lumabas na rin po ang COA Fraud Audit Report na nagsabi na wasto yung mga inireklamo ko na mga katiwalian, ang mga irregularities sa transaksyon na ito na pinunduhan ng pera galing sa Disbursement Acceleration Program sa pagtulak po ni Senator Franklin Drilon. 33.4 million pesos. Ang isang kilometro po ng highway na 12 inches na concrete pavement and with all the base materials, umaabot lang po sa mga 25 to 28 million pesos per kilometer. Itong Esplanade po ay tambak lang po, backfilling lang po. Siguro po ang 80% ng trabaho dito ay backfilling. Alam niyo naman po, lupa yan eh. Napakamura. So, sa halagang 33.4 million pesos, talagang overprice. Just the same, the COA has already submitted its own complaint affidavit on the violations of the law. It supported and corroborated my complaint that the transaction was fraught with irregularities. Nagpalabas po ng tinatawag na notice of disallowance ang COA, which rendered the transaction as illegal. Ibig sabihin, hindi pumasa sa COA ang kontratang ito dahil sa mga paglabag sa batas tungkol sa procurement ng infrastructure. Kasi po, under RA 9184, all procurement of infrastructure and goods have to undergo public bidding. At meron pong mga patakaran na sinusunod upang masiguro na walang ariglohan at dayaan sa public bidding.
The law intends to prevent collusion among bidders, yung tinatawag na rigged bidding. Ang nangyari po dito sa Esplanade 2 project ay hindi sinunod ng DPWH ang procedures na dapat sana magpasiguro na malinis ang transaksyon at walang katiwalian. The violations are serious. Malinaw kasi na may paboritong kontraktor ang taong nasa likod nito. Apparently, the bidding was rigged to make sure the favorite contractor got the contract. Huli po kayo dito, Mr. Senator. Kaya lang, kawawa ang mga taga-DPWH na nagsagawa ng public bidding, lalo na ang Bids and Awards Committee. Sa kanila mapupunta ang tinatawag na culpability sa paglabag ng ating batas. Kawawa, sumunod lang sa utos. Sila ngayon ang mananagot sa ombudsman. Sigurado, maghuhugas ng kamay si Big Man sa Senado.